Ogun Kamisan Elias. Sige, sama mo na yan. Diyan niyo doon, ha? Inaabangan talaga namin ang magnanakaw na darating. Ako naman ang minalas. Ikaw ang sinwerte. Malas dahil ngayon lang ako nahuli. Kayo ang maswerte. Ilang taon ka na sa hanap buhay mo? Ano ba kayo, pulis o sindikato? Parang hindi. Kaya maaari kang mangumpisal. Ilang taon ka na sa trabaho mo? Tatlo. At hindi ka pa kamo nahuhuli? Ayokong tumiro sa bilangguan. Mabuti. Mabuti. Ikaw talaga ang hinahanap ko. Ano ba kailangan niyo sa akin? Nakapatay ka na ba? Hindi. Paano ka naging magnanakaw? Takot ka bang pumatay? Hindi ako interesado sa buhay ng tao. Mas interesado ako sa mga bulsa nila. Handa ka kayang pumatay sa halagang 200,000 piso? Hindi ako masamang tao. Ngayon ko lang gagawin ito dahil kailangan kong gawin. Ba't hindi kayo kumuha ng professional killer? Mautak sila at ayokong... Kaya isang baguhang paris mo ang hinahanap ko. Hindi mo ko kilala at hindi kita kilala. Magtitiwala kayo kagad. May pera ako. Buhay nga, mabibili ko. Pagtitiwala pa. Mas madaling bumili ng buhay ng tao kaysa pagtitiwala. Maari akong magsugal. Bibiliin ko kung alin ang mas mahal. Ano, payag ka ba? Maraming mabibili sa 200,000 pesos. Naduduwag ka ba? Walang duwag na magnanakaw. Ito ang down payment mo. Look, 2 weeks lang ako nawala at importante ang lakad ko. I just couldn't put it off. Sa naisip ko na you don't really love me. Look, that's not fair. Right now, I canceled all my appointments just for you. Hindi ako naniniwala. Honey, intindihin mo naman ako. Ginagawa ko lahat ito para sa'yo rin. Para sa akin o para sa asawa mo? Huwag na nga natin siya pag-usapan. Right now, you're the only person that matters to me. Eh, ganyan. Bakit ang tagal-tagal ko na? Sabi mo, 1 week ka lang. Inabot ka lang. Okay, I'm sorry then. I'll make it up to you. So, bibili mo na yung condominium na gusto ko. Do I have a choice? Thanks, darling. Thank you very much. You really make me happy. Dahil mahal kita, yan ang ibigay mo sa isip. So, let's go and see it? Of course.
Nainiwalaan mo ako, sabi mo, maganda. I'll take your word for it. Pero tayong dalawang titira doon. Gusto ko makita mo rin. Mas may tiwala ako sa desisyon mo kaysa sa desisyon ko. Kaya nga sinabi ko sa iyo dati na hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ka. Bulera. So, sir, may tao ko sa hotel. Sorry ko lang. Salamat, madami importante dito eh. Walang nabawasan dyan. Maliban dito. Pabuya mo na lang sa akin to. Hindi importante yan. Paano mo sasabihin hindi importante to? Eh, lokong-loko sa'yo yung lalaking kasama mo kanina. Teka, sinadya mo to, no? Sinadya ng pagkakataon. Nahulog mo yan nung dumaan ka sa may mesa ko kanina. Eh, bakit hindi mo binigay sa akin kaagad? Eh, nakakasiyang maki-istorbo eh. Para kayo naghahanin mong kanina eh. Isang taon na kami. Mukhang magtatagal pa. Depende. Sa iyo, sa kanya? Depende sa asawa niya. Dr. Vicky, gusto umuwi na yun. Mahirap yan, ha? Mahirap yan, pero problema na nila yun. Hanggat naluloko sa akin ng asawa niya, wala akong pakialam. Paano kung iwanan kami? Madaming lalaki dyan. Kasali ba ako dyan? Depende. Sa asawa niya? Kay Vicky? Depende kung sasamahan mo akong uminom ngayong gabi. Dahil binalik mo sa akin yung pera ko. Oo ba? Kanino pa nga yung hindi na sabihin mo yun? Masarap kausap, lalo na kung wala akong kasama. Huwag ka masyado magtitiwala. Hindi mo ako gaano kakilala. Bakit? Meron ka bang balak na saktan ako? Kung sakali, ano naman ang gagawin mo? Siyempre, magagalit ako dahil sisirain mo ang buhay ko. Ngayon na lang ako nakakita ng pag-asa sa buhay nang makilala ko si Tony. Paano ka nakakasiguro? May asawa yung tao. Dapat nasanay na siya dahil bahagi na ako ng buhay nila. Hanggang kailan? Hanggang hawak ko parehong pera at puso ni Tony. Wala akong dapat alalahanin. Paano naman yung asawa niya?
Pasensya na. Kung mag-tuno siya, di hindi siya kakaliwain ng asawa niya. Ginagawa talaga ng ibang asawa yan. Para lang sabihin lalaki sila. Eh di mabuti. Eh di mabuti dahil pabor yun sa akin katulad ng mga ibang katulad ko. Kesa naman magnakaw ako o pumatay ako, no? Teka, teka. Ikaw, wala ka pang kinikwento tungkol sa sarili mo, ah. Walang maganda sa buhay ko. Maganda yung suot mo, bagay sa'yo. Dilihensya ko lang to. Mahilig ka din pala sa dilihensya, no? Hindi talaga, anong trabaho mo? Naghahanap pa lang nga ako ng babagay sa akin. May alam ako. Binabayaran ka para patayin si Stella. Hindi para gumawa ng job letter. Style ko yan. At papasakali muna bago sumagpupa. Hindi tulad mo. Naunong agad, hindi pa sumasayad ng pera sa kumay. Ganun, ha? Sige. Hindi ko pa nagagamit to. Gusto mong maging well-man? Ha? Hindi ka pang buwena man. Wala kang klas. Vicky, umpisa na naman ba natin to? Kailangan para dumiretso ang takbo ng utak mo. Walang diferensya ang utak ko. Meron. Dahil kung wala, hindi ka magtatapo ng ganung halaga sa iyong kulasisi. Hindi ko alam yung sinasabi mo, ha? Alam mo dahil ginagawa mo. Pwede ba, Vicky? I have better things to do tonight. Only after we settle this one. Okay.
Ano ba gusto mo mangyari? Get a divorce? Para malaya kayong magpakasal na dalawa. No, Antonio. I'm not going to step aside so you can marry your expensive whore. Ay, paano, Beto? Ayaw mo ng divorcio. Ayaw mo itigil yung bunganga mo. Anong malulutas natin yan? I want you to stop seeing that woman permanently. Eh, kung hindi. Kakalad ka rin kong pangalan mo sa putikan. Itatakwil ka pati rin ang mga anak mo sa Amerika. Gagawin kong miserable ang buhay ninyong dalawa, lalong-lalo na ang babaeng yan. Kilala mo ko, Antonio. Wala akong sinabi na hindi ko tinupad. Hindi talaga niya ako titigilan, ano? Hinarang pa naman niya yung check ang binigay sa akin ni Tony. Ito naman si Tony, walang ginagawa. Kahit siguro ng detective yung gagawin yun eh. Si Tony na i-divorce siya. Pwede hindi ko nalang lumayo sa kanila. Tapos na yung problema mo. Lumayo? Ngayon pa? Ngayon pa ang buntis ako? Maski inaaw ko si Tony ngayon, buntis ako! And I hate her for doing that! Magsisipsipan na lang kami ng dugo kung gusto niya. Ngayon pa, ikulungan ko siya. Mo. Ano pa ang dahilan mo? Samantala sa isang kisapata, maaari mong patayin ang babaeng yan. Naghihintay ako ng magandang pagkakataon. Ang pagkakataon, hindi hinihintay, yan ay dinidikta. At habang pinatatagal mo, lalo hindi matutuloy. Isa pang hindi ko maintindihan. Bakit ba namasukan ka pang driver? Paano ka makakatakas niyan? Eh, kilala ka na. Magnanakaw ako. Kaya kong nakawin kahit nakaligtasan ko. Naiinip na ako, naiinip na ako. Gusto ko mamaya pagdating mo, patayin mo ang babaeng yan. Iba na lang kaya ako ninyo. Bakit? Hindi ko siya pwedeng patayin. At bakit? Hindi ako pwedeng pumatay ng babaeng nagdadalang tao. Kay Tony ba ang bata? Ang mga walang iyan yan! Habang pinaglalayo mo, lalong naglalapit! Ito na ang pinakasukdulan. Gino, kailangan ko talaga ang tulong mo. Huwag kang manghihinayang napatayin ang babaeng yan. Inaagaw niya ang asawa ko! At buhay ang ipapalit mo. Masama siyang babae! Pinasama siya ng asawa mo. Kahit ano pang sabihin mo, kailangan mawala siya. Eto. Eto, dodoblehin ko ang bayad ko sa'yo. Ayan. At bibigyan kita ng tiket sa aeroplano. Para sa pagtakas mo, kailangan lamang bukas patay ang babaeng yan.
galing? Saan nang galing? Ha? Saan nang galing sa gabi? Sing ka na. Ako, malalasing. Can't be not me. Not me. Saan ka nang galing ka gabi? Matulog ka na kayo. Matulog? Hindi, tayo na lang dalawa uminom. Come join me. Drink with me. Have fun. Cheers. This is for you, my darling. Sa gabi niya. Kung gusto mo, magbasa na. O sasabihin sa mga ni Stella. Maghuminahon ka, Erica. Bigyan pa natin siya ng pagkakataon. Naninibago lang yun. Dahil sa bago, madaling matukso. First class pa na. Kung matagal mo nang pinagkatiwala sa akin yan, tagal nang pinagganawa ng babae niya. 10 taon na ang serbisyo ko. Kilala mo ako. Pwede pagkatiwalaan. Di para sa gago yun. Baka pahama ka pa. May tiwala pa rin ako sa kanya. Siya magkakamali. Pag may nangyari sa'yo, saan siya mananagod? Ikaw na nga palang tumawag sa kanya dahil hindi bibigay sa akin yung sekretarya pag ako. Utos na naman yung siguro ni Aswan. Ang sarap siguro kung masusuwado ko si Tony. Biro mo, magiging executive ako sa kumpanya nila. Papasok ako sa opisina before lunch. Hatid ako ng driver, kotse-kotse day. Bubuksan yung pintuan, tatawagin akong ma'am. Pagkapasok ng opisina, pipirma lang ng check eh. Pagkapirma, konting chikahan sa mga kliyente. Lalabas ulit para mag-snack. Babalik ng opisina para check-in.
Alis ulit para mag-disco hopping. After disco hopping, umaga ka na uwi. Uuwi ka sa isang malaking-laking bahay. Ang sarap siguro, ano? Minsan iniisip ko kung bakit merong mayaman, kung bakit merong mahirap. Minsan siguro din iniisip mo na God isn't there. Kung bakit ganun. Naniniwala ka ba sa Diyos? Alam mo, sabi ng nanay ko noon, tao lang ang gumagawa ng buhay kung gusto mong maging mayaman, kung gusto mong maging mahirap. Pero kahit ano dito, kasama mo pa rin si Satanas. Ang sarap talaga siguro kung mawawala si Vicky. Kung masusolo ko ng husto si Tony, ano? Paano naman mawawala si Vicky? May mga paraan naman yan. Kagaya ng pag kami dalawa, madaming masusunod, madami akong lahat ng pangarap ko mangyayari. Pero mangyayari man siguro yung kung papatayin mo si Victoria. Sa akin, mahal mo ako. Mahal mo ako. Papatayin mo siya. So, how have you been? I am bored. What's new about that? Tony, init na ako. Nahihinip na paano? Ganito na lang ba tayo habang buhay? Nagtatago tayo sa asawa mo. Kaya ano gusto mong gawin ko? I-divorce mo siya. Hindi pa panahon. Maghintay tayo. Maghintay tayo hanggang mabunok. I tried it once, hindi kumaya. E, pipilitin mo siya ulit. You can do it if you want to. Ikaw naman ang lalaki, ikaw ang may pera. Are you asking me to bribe my wife? That's impossible. Basta pilitin mo siya, Ayoko ng mga anak kang nag-iisa. Hindi ko siya kayang palakihin mag-isa. You know, you're becoming a spoiled brat, a dangerous one. Hirap na kasi ako eh. You wanna take a vacation? Saan? Sa iyo? Pwede na ba? It's nice! Kasama kita. Pulera na talaga. Oo, oh, come on. Sige. Sure. Ready mo mga papers mo? It's a promise.
Favorite subject matter ko naman siya. Tungkol sa atin, tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang? I want a divorce. Tungkol din pala sa babaeng yan eh. Let's face it, Vicky. Hindi na tayo maligaya sa isa't isa. Pati ikaw, hindi mo alam kung mahal mo pa ako o hindi. Hindi lamang pag-ibig ang dahilan ng pag-aasawa ng tao. Mga anak, dalawa ang sayo at parehong babae. Tapos na responsibilidad ko sa kanila na kapag aral na sila, nasa Amerika nagtatrabaho. Hindi lamang hanggang doon ang responsibilidad ng padre de familia. Kailangan habang buhay, pangangalagaan mo ang reputasyon ng pamilya mo. Vicky, maikli na lang ang panahon. Pwede bang maiukol ko ito sa aking sariling kaligayahan for the first time in my life? Masaya ka. Habang nagpapasasa ka, iiwanan mo ako dito sa bahay, nag-iisa. Have an affair. Get a lover. Para tuluyang magkaloko-loko ng pangalan ng pamilya natin? No, Antonio. Ipaglalaban ko ang karangalan ng pamilyang ito, anuman ang mangyari. Kung hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, tutulungan kita. Paano naman ang kaligayahan ko? Ang katahimikan natin dalawa. Pagpatay ka na, noon ka mangaliwa. Hindi ako papayag. Kung dati-dati puro desisyon mo na susunod, hindi sa pagkakataong ito. Kung palaging desisyon ko ang nasusunod sa bahay na ito, yan ay para sa kabutihan ng lahat. I'll get a divorce sa ayaw mo at sa gusto. I can't live here any longer. Hindi.
malayo pa naaamoy ko ng amoy tae dito. Hindi ako nagkamali. Lalong-lalo na nang ikaw ang nagbukas ang pintuan. Malaki-laki na nga palang nagagasta ng asawa ko sa'yo, ha? Pera niya ang ginagastos niya, kaya walang pakialam ng iba. Asawa ko siya! Dating asawa ko. For your information, inaayos na ni Tony ang divorce papers ninyo. Talagang ang galing-galing mo kumarin yun. Talagang napaka-professional mo. Professional call girl. Kahit anong sabihin mo, wala akong pakialam sa mga patutsada mo. Kaya kung wala ka nang sasabihin, pwede ka nang umalis. Dahil kailangan ko magpa-beauty rest para hindi naman mangulubot at tumanda ang mukha kong katulad mo. Malagdin ang babae ka! Wala namang ibang lalaki at asawa kong dinidemonyo mo! Hoy! Yung asawa mo ang bumubuntot sa akin. Siguro nagsasawa na siya sa'yo dahil mukhang aswang ang mukha mo. Ha? Huh? Aswang pala, ha? Vicky! Nakikita natin kung sino. Thank you.
Stella? Oh, Tony, darling, how are you? I've been waiting for your call. Hindi pa nga lang ako tapos mag-impake, pero I promise you, hindi ako magdadala ng madami. Stella, Stella, I... something came up. I guess we'll have to cancel our trip. Si Vicky kasi, may sakit siya. I think you understand, no? I hope you understand. Hello? Hello, Stella? Stella! Bakit ako yung pinagbalat ng orange? Nung buntis pa ako kay Susie, 19 years ago. Tagal na pala. Biro mo, ang dami nang nagbago. Pero ang orange, ganun pa rin. Ganun pa rin ang kulay. Ganun pa rin ang lasa. Simple lang naman ang prutas pag kinukumpara sa tao. Walang komplikasyon. Gusto kong lumayo para malaman kung maaari pa akong bumalik.
kanino man sa inyo dalawa. Gino! Oh, ito. Bigay mo ito sa matandang kunehan yun. Pag tinanong ako, sabihin mo inis na inis at saka galit na galit. Sige, mamods ka na. Baka maalas mo makaalis pa yung matandang yun. Sige na, lakad na. Ikaw na lang kaya magbigay. Nanunaw ka na ba? Biginero ako ng asuna ng babae doon na nakatira sa kanila. Bakit? Ayaw mo? Ayoko lang makialam sa relasyon niyo eh. Hindi ka naman nakikialam eh. Hingi ka lang ng pera. Sige gusto na. Mo ng pera? Gusto ko ng pera? May pera ako. Alam niyo siya itong binibigay ko sa'yo? Kung baliw ako, baliw ka rin? Ha? Ay. Sige na, lumahal ka na. Baka makaalis pa yung kunehong yun. Wala tayong pera. Sige na. Sige na. Wala na akong pang gastos eh. Magandang umaga. Wala siya nito. Umalik ka. Umupo ka. Ibalik mo ito sa kanya. Hindi na nakatira rito si Mr. Lobla. Ang tungkol sa plano? Kalimutan mo na. Wala na akong interes. Hindi na mahalaga sa akin ang tungkol sa kanila ng asawa ko. Isusoli ko na lang yung pera sa inyo. Salamat. Kung ano man ang nabawasan doon, hindi ko na sisingilin. Salamat ha. Tutuloy naman ako. Adios. Gino! Hindi ako nagdaramdam sa'yo. Nagpapasalamat pa nga ako sa'yo na iligtas mo ang buhay ko sa pagiging kriminal. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Wala ko yan. Sapat na akong gantimpala ang ginawa nilang pagtitiwala sa akin. Ewan ko, pero hindi pang klase sa'yo na nararamdaman ko. Sige. Sige. Sorry ha, kumuha ako ng kalahati sa pera mo.
Kinuha ko rin yung plane ticket, gagamitin ko. Nagulat nga ako, mapera ka pala. Huwag kang mag-alala. Papalitan ko din yun. See you. Babalik din ako. Eric, bakit hindi ka pa natutulog? Maaga pa naman eh. Makipagkwentuhan sana ako sa'yo. Magpapahinga na ako, Eric. Maaga pa ang alis natin bukas. Nga pala, dumaan ako kila Stella. Hindi pinabutan si Gino eh. Nagpunta na siya rito kanina. Nag-usap na kami. Nakuha mo na ang pera? Dadalhin niya bukas. Sakali, huwag kang papayag na bawasan niyo. Hindi niyo tinapadang usapan eh. Mayabang kasi, akala mo sino. Kung ako yan eh. Magpahinga ka na, Eric. Kung gusto mo eh, ako lang titempo kay Stella. At sa kay Yabang. Pagsasabi-sabi kasi ang tatlo. Si Malandi, si Yabang at matandang Malibo. Eric, magpahinga ka na. Di pa ako kinaantok eh. Kung gusto mo, pamantay na lang ito sa bahay mo. Tayo naman din ang magdadami ako sino pa, di ba? Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Inuutosan niyo, bitiwan mo ko! Pinahintay pagkakatunto. Bitiwan ko! Lumayas ka! Lumayas ka! Kailangan mo. Yung dala mo. Eh kung hindi ko ibigay, ako may bibigay sa'yo. Huwag ka masyadong malikot. Sarawa pa yung sugat mo. Vicky, akala ko hindi na tayo magkikita. Hindi pa. Hindi mo pa nasusoli ang pera sa akin. Nakakaya naman. Kulang na to eh. Teka, ako na, ako na, ako na. Hindi ko alam ginalaw ni Stella ang iba dyan eh. Pati yung tigat, tinangay. Huwag mo na siyang isipin. Baka nga mas mabuti pa na hindi na siya babalik dito. Ang mahalaga, magpahinga ka, magpagaling ka. At nireport ko na si Police Eric. So magpahinga ka na lang. Thank you.
ka na? Mabuti naman. May ginagawa ka ba? Wala naman. May lakad kasi ako, eh wala akong driver. Pwede kayang umextra ka muna sa akin? Pwede. Ngayon na? Oo. Oo. Sige, darating na ako. Nagagamit yung guest room. Sa bahay na lang, ha? Napakatanda ko na ba at hindi mo ba bitiwan mo o yung ho? Umaupo ka rito. Hindi ka ba napapagod? Oh. I need a massage. Matagal na akong hindi namamasahin ni Tony. Mula nang hindi na rin niya ako sipingan. Mainit ang kamay mo? Mahusay ka palang magmasahin. Natuto ako kay Inay. Manghihirit siya sa amin noon. May magulang ka pa? Patay na silang pareho. Kaya ka ba natutong magnakaw? Paghihiganti ang unang dahilan. Paghihiganti pa? Nagtrabaho ko sa isang pabrika noon. Pero hindi ako nakatikim ng sweldo. Libre lahat. Libre pagkain, higaan. Eh, lima kaming madalas kaming pag-initan ng may-ari. Hanggang isang gabi, binalak namin siyang nakawan at patayan. Yun ang naging simula. Ang bawat kilos, siyempre may dahilan. Lalo na kung inaapi ka. At siyempre, hindi mo mapipigilan kung lumaban ka kahit paano. Ako nga, bakit ko ba naisip na ipapatay ang babaeng yun? Dahil sa nag-iiba ng trato ng asawa ko sa akin. At nakaramdam ako ng unti-unting nakakaapi. Kung siya ang maapi sa'yo, bakit hindi siya ang ipatay? Dahil kahit paano, mahal ko pa rin siya. Kaya lang naman natulang buhay namin yung pumasok yung babae niya. Sino ba siya para sirain yung pamilya ko? Ngayon lang kami nagkahiwalay ni Tony. Ngayon lang ako nakaramdam ng tuluyang nag-iisa sa higa. Natatakot ako, June. Natatakot ako sa kung ano mangyayari sa thank you.
gagawin ulit ko! Sapat na nakita ko! Akala mo kung sinong malinis to? Isang linggo na ako nandito. Saan ka ba nagpunta? Nagbakasyon, kagaya mo. Eh, kinukontak nga kita para mapasunod sa pinuntahan ko, pero hindi kita makontak. Nasaan ka ba talaga? Matagal ka na nandito? Teka, ano nangyari sa asawa mo? Kayo pa rin? Baka na mamaya, aswangin na naman niya ako dito, ha? Madami akong pasalubong sa'yo. Yung mga alak na paborito mo, dala ko, madami eh. Madami akong dala. May mga shirts, pants for you. I bought anything for you. Tony, I miss you so much, really. Why you like that? Come on! Ha? Huh? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi mo lang pinipwento sa akin kung saan ka nang galing eh. Halika ka na. Bulera ka talaga! I'm sorry, Vicky. Basta makatulong ako sa inyo, lalo pa ako nakagulong sa buhay niyo. Wala kang kasalanan, Jimmy. Siguro talagang ganun lang ang kasalanan. Halika. Upo ka. Punta ako rito para magpaalam. Lalayo na ako sa lugar na to para wala nang masaktan pa. Kung ano man ang maitutulong ko sa pag-alis mo, sabihin mo lang na kahanda ako. Salamat. Kaya ko na mag-isa. Nakakasiguro na ako sa sarili ko. Mabuti naman. Natutuwa ako para sa iyo. Ikaw, anong plano mo? Ewan ko. Ewan ko, Gino. Kung minsan, parang gusto ko lumaban uli. Tulungan mo ko, Gino. Lumaban tayo kay Stella at kay Antonio. Saan ba ginagasta ang perang binibigay ko sa'yo? Darling, nag-sale kanina sa Rustan. Ang laki nga ng discount na nakuha ko eh. Pinadirate yung issue ng checks, pati banko mababankrupt sa'yo. Antipati ko nito. Tinitipid mo na yata ako eh. Lumalaki lang ang tiyan ko eh. I cannot see the logic at all. Ang logic ang kailangan mo. Ipapakita ko sa'yo. Pag hindi mo kinontrol ang paggagastos mo, mamumulubi tayo. Is that clear enough? Tinitipid mo na ako? When was the last time I bought a new dress? Last week. And I paid $3,000 for a maternity dress. Discounted na yun dahil kaibigan ko na nahinon. Kaya discounted kaya hindi wala akong pakialam. Basta ang iniuutos ko sa'yo, magtipid ka. Shit! Kung alam kong ganito ka, kung alam kong titipirin mo ako, di sana hindi na ako sumama sa'yo noon pa. Lumalaman mo ba sa akin? Sino ba nauuna? Ako! Gusto ko lang malaman kung saan mo nilalagay yung pera ko! Gusto mo talaga malaman? Oo! Wala! Sasabihin ko sa'yo na lalalaki ako! Oh, yeah? Yes! Alam mo, yan din ang kutub ko. As a matter of fact, I don't believe akong ama ng batang nasa tiyan mo. Anong malay ko kung lima kaming ama niyan? Sobra pa na! Sobra ka na sa'yo! Tamat kumalang!
Mag-iingat ka sa kilos mo, ha? Dahil kundi baka mapatay kita! Sige, subukan mo! Subukan mo ako patayin mo ko! Para mabulok tayong dalaw sa impyerno! Ngayon lang niya ako nasaktan ng ganun. Grabe pa. Ni magulang ko nga, hindi ako na napagbukatan ng kamay sa pa. Siguro nga yan lang ang kailangan mo. Anong plano mo ngayon? Di hiwalayin ko yung konehong yun. Nakapag-ipon na naman ako eh. Pwede na akong mag-isa. Utakan lang yan. Kailangan sa mundong ito, wise ka. Paano kung makarma ka? Makarma kung makarma. Hindi naman ako takot mamatay. Mas takot ako mabuhay. Stella, kung kinakailangan mo pa ang tulong ko... Salamat na lang. Meron pa nga akong utang sa'yo eh. Saan mo nakuha yung mga perang nakita ko mo? Cowboy ka ba? Hindi. Magnanakaw. Magnanakaw? Cowboy, pareho din yun. Magnanakaw. Bakit ka nagnanakaw? Gaya ng katwiran mo. Para mabuhay. Mayaman ka na ba ngayon? Noon, mayaman sa dilihensya. Eh, ngayon? Mayaman sa konsensya. Tumigil na ako. Sama ako sa pagbabago mo. Bali naman kaya tayo. Parehong magdanakaw. Malay mo, kaya tayo pinagtagpo. Para nakawin ng bukas. Malaki na ang utang mo sa akin, lalaki. Dalawang beses kitang nahuli sa ako. Anong malay ko? Siguro nga ikaw ang ama ng bata sa tiyan ng babae niya. Posible, di ba? Dahil pantay sa lakay ka. Nakita mo na. Walang hiya kong babae ka. Niloko mo lang ako. Dapat sa inyong dalawa mamatay. Salamat sa naging tulong mo. Kahit iba sa inaasahan mo na.
Good luck sa patutunguhan mo. Saan man yon, alam kong mas panatag yon kaysa sa pinanggalingan. Paunin mo ito. Maliit na tulong kumpara sa ginawa mo. Salamat. Sige.